Congressman Rodante Marcoleta tags COMELEC Chairman George Garcia in offshore bank controversy. Marcoleta says Garcia owns an offshore bank account in the Cayman Islands, presenting copies of bank transfer receipts. The lawmaker says they tap volunteers in the U.S. to make bank transfers to verify those bank accounts. Now, last month, he revealed that at least 1 billion pesos was transferred from different banks to the accounts allegedly linked to a COMELEC official. Sabi niya, Diyos ang aking saksi. Wala po akong account kahit isa. Dito po napatunayan, dalawa na po yung napatunayan ko na meron, hindi isa, dalawa na po. Aktibo po itong mga ito. Garcia maintains that the accounts presented by Marcoleta are fake and just used his name. The poll body chairman has also expressed his willingness to face all the accusations in a formal investigation proceeding. Hindi po pumapayag doon na ang address ay sa Pilipinas. Kung ikaw ay account holder, dapat ang address abroad. Eh bakit po nakalagay yung address ko, tinitirhan ko, sa Makati City? So doon pa lang po, alam po nating fake. Chairman George also, I think, has waived some of the yung exist accounts na yon to check para ma-verify ng mga tao kung accounts nga niya, di ba? Mm-hmm. And may mga ibang banks na daw nagsabi na hindi nga daw sa kanya yung account or existing yung ibang accounts na ipinupukol sa kanya. Oo. So, itong documents that was shared by Representative Marcoleta na pinakita niya po sa media, yan, are the two accounts that were under Scotia Bank and Trust Cayman, no? The Bank of the New York Mellon. Yun yung sinasabi niya na, well, allegedly sabi nga niya, meron daw kasi may mga transactions doon, yes, na deposit na ginawa, may volunteer daw sa New York na nag-deposit ng $100, yes, sa account ending 8562 under the name or showing the name of George Erwin Mojica Garcia. Yeah. So, yun. Yung authenticity ng document na yan, hindi din natin alam. Proper forum, yun ang sinasabi nila eh. Diba? Parang dun din, yung kay Mayor Alice Goh, yes, yung kanyang lawyer. Diba? Para daw mas-scrutinize yung mga dokumento, proper forum. Eh, sinabi na rin naman ni Chairman George na whatever new bank accounts may arise from certain issues, he's willing to waive all of his rights daw para makita, ma-check yung accounts at matapos na daw itong issue na to. Dahil wala daw siyang tinatago. Of course, si Congressman Marcoleta, when we spoke to him one time, diba, he said he was willing naman to talk to Chairman George kasi kaibigan daw niya si Chairman George. So, So sabi nga nila, 'di ba, nagsulat nga ito ng nagbigay ng sulat itong nga si Chairman George Garcia sa National Bureau of Investigation at nakalagay nga dito yung request niya na maimbestigahan itong mga allegation na to na meron siyang mga offshore bank accounts. Yan patunayan na lang. Oo. Yan sa screen kasi sabi niya kung mapatunayan, di magre-resign siya. Yeah. Kasi nang din sinasabi nung iba, 'di ba? Kung may mga ganito ka, mag-resign ka. Pero sabi niya, kung mapatunayan, edi siya mismo magre-resign. So we just flashed on your screens yung mga pre-sent ni Congressman Marcoleta na copies of the documents na supposedly that belongs to Chairman George Garcia account. So as per COMELEC George Garcia, sabi niya, ito daw ay mga fake account. So, if I can remember it correctly, when we interviewed him or dun sa mga reports na nina-interview siya, sinabi niya yung papers na yan na sinabi galing dun sa Cayman Island, parang dinala doon tapos ibinalik dito sa Pilipinas. Yes, oo. Tapos when we asked si former Congressman Erice, sabi niya hindi daw niya alam kasi when the documents arrived nasa sa bahay niya, hindi daw niya binuksan. Pinadala na lang. Tingnan niyo, imbestigahan niyo to. Oo. Basta naka-seal daw yun. Naka-address sa kanya, he saw the box, sent it to Congressman Marcoleta. Tapos si Congressman Marcoleta daw nagbukas na. And sabi naman ni Congressman Marcoleta, wala naman nung initially ha, wala naman name na sinasabi si Congressman Marcoleta, inamin na ni Congressman George na siya ang pinupuntirya. Siya daw yun, yung COMELEC official na yun. So okay, sige, abangan pa natin yung magiging development nitong issue na ito dahil hindi po, of course, syempre gusto natin malaman yung katotohanan behind this. So, kasi we want to nakasalalay po ang election. Yeah, we want to put all of this aside kasi if hindi ma-resolve to, it'll cast a doubt on authenticity or the results of the election. We don't want that to happen. Of course. And lahat naman ng hamon kay COMELEC Chairman Garcia, sabi naman niya, di ba? Let's face it. Sige, antayin natin yung magiging development ng issue na ito.